I'm very truly sorry sa lahat ng mga pagkakamalit ginawa ko sa'yo. Ibabalik ko nito yung company sa'yo, Sophia. You have the charisma. You have the heart that I never had. Natanggap ko na yung kumpanya, madam. Welcome back. May isang concert site sila tumawag. Nakita daw nila si Miranda. Miranda! Si Bobito, please! Sumuko ka na! Hindi ako susuko sa kanila! Huwag kayo kanyang sa masama! Mababara mo! Miranda, sumuko ka na! Natapos sa trahedya ang pagtatago ni Miranda Ramirez, ang itinuturong mastermind sa pagpaslang ni businesswoman Ana Malastas. Mahigit 3 buwan na ang nakakalipas. Nahuli si Ramirez habang napatay naman ang kanyang kasabwat sa krimen, isang hindi pa pinapangalan ng lalaki. Namatay din sa insidente si Bobby Ramirez, ang asawa na suspect. Nakamakailan lang ay naging may-ari ng Dotoy Company, ang kumpanyang itinatag ni Malastas. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, isinuuli ni Ramirez ang kumpanya sa tagapagmana ni Malastas, si Sofia Delgado. Sumama di umano si Bobby Ramirez sa police operation upang subukan pasukuin ang kanyang asawa, pero nanlaban ang tauhan ni Miranda na naging sanhi ng pagpalitan ng putok at pagkamatay ni Bobby at ng sosyo. Country. Start a new life. Just you and me, Miranda. Just you and me. You betrayed me! Ito tama. Ito dapat natin gawin. Han! Hindi mo kailangan natin itama yung pagkakamali natin. Sa ganito ang lahat. Nasa ganito mo parang siya mamatay. There was a time, alam mo, parang anak, parang nakababatang kapatid ng tuwi ko sa kanya. Tinduruan ko siya, ginabayan. Pero higit sa lahat, pinagkatiwalaan ko siya. Hindi ko maalis sa isipan ko ngayon. Ako ang pinagsimulan ng lahat ng ito.
kasalanan. Ako may kasalanan nito. Madam, makinig ka. Kung ikaw nga may kagagawa ng lahat ng ito, kung si Bobby ay kasama sa misyon mo, nakompleto mo yung misyon mo. Dahil bago mamatay si Bobby, nakahingi siya ng tawad sa mga taong nagawa niya ng mali. Bukod doon, nagkasundo sila ng mentor niya. Nalaman niya na hindi lang kapangyarihan, katanyagan, o yaman, kundi ang pakikipagkapwa-tao pa rin ang pinaka-importante sa lahat. Pero meron pa akong isang taong kailangan makausap. Si Miranda. Sis. Si Kuya Bobby. Wala na si Kuya Bobby. Yes, wala na siya. But what's important is naayos niya ang buhay niya bago siya nawala. Nakita niya yung mga mali niya at naitama niya yung mga yon. Pero ang pinaka-importante, nabuo niya yung pamilya natin at yun ang alaala na dadali niya sa kabilang buhay. Yani, nabuo niya yung pamilya natin. Kasalanan mo lahat to, Sophia. You turned my husband against me. Kaya ikaw ang dahilan kaya siya namatay. Bakit ako ang dahilan? Eh di ba ikaw ang nag-hire ng killer? Miranda, kung sana sumuko ka na lang at tinanggap mo na lang yung kaparusahan ng kasalanan mo, di hindi sana mamamatay ang asawa mo. No. Niloko niyo siya. Niloko niyo siya kaya siya pumaligtad sa akin. Kaya niya ako pinahuli. Hindi, Miranda. Si Bobby ang kusang tumawag sa amin. Siya ang kusang sumuko sa mga pulis. Sinungaling ka. Ipinapangako ko sa'yo, makakalabas ako dito at gagantihan kita. Pinapangako ko sa'yo! Stop it, Miranda. Hindi ka dapat magalit kay Sophia. Sa akin ka galit, di ba? Kaya mo nga ako pinapatay, di ba? Miranda, ako si Madam Ana Manilastas. Mahirap paniwalaan, I know. Pero si Bobby naniwala. Nagkasundo kami bago siya mamatay, Miranda. Pinatawad niya ako sa mga kasalanan ko sa kanya. At pinatawad ko rin siya sa mga ginawa niya laban sa akin. This is unbelievable. Isang maliit na bata ang nagdidikta na sasabihin kay Sophia? That may be the reason kung bakit palaging kasama ni Sophia yung kapatid niya. No! No, that's unfair! Pinatay ka na ni Baldo! Paano nakabalik ka pa? It's a long and unimportant story. Isang bagay lang importante, Miranda. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to! Ikaw ang pinagmula ng lahat ng to! That's true. That's true, Miranda. That's why I'm here. Para humingi ng tawad sa'yo. Madam, ano ka ba naman? Ikaw na nga pinapatay niya. Ikaw pa magsasorry. Ano yun? Sophia, pinatawad ko na siya. Yun lang ang paraan para magkaroon ako ng katahimikan. Dahil ang pagpapatawad ay hindi lang para sa pinapatawad, kundi pati na rin sa nagpapatawad. Hindi kita mapapatawad. Ikaw ang pumatay kay Bobby, saka isa-isang lalaki sa buhay ko. At sinisigurado ko sa inyo, hindi ako titigil hanggat hindi kita nagkagandihan. Kayong dalawa! I'm sorry to hear that. I'm sorry, Miranda. Patagod ako.
Makikita nyo, hindi ba tayo tapos? Yani, kaya napili kong picture ni Kuya Papi para sa... Kuya, alam kong kakamatay lang ni Kuya Papi. Pero I miss him already. So funny. Dati pinagtataguan natin siya, pero ngayon... I hope you're at peace now, Kuya. Yeah, Kuya. I miss you, Kuya Papi. Huwag ka mag-alala. Ang bahala dito sa bunso natin, kapatid. Hindi ko babayaan yung pamilyang pinilit mong buuin. I love you, Kuya Papi. Hey, Sophia. Bart, kakamustahin lang kita. Kayo ni Yani. Yeah, we're okay. Considering, pinaghahandan lang namin yung burol ni Kuya Bobby bukas. Kailangan ko palang pumunta ng inquest ni Miranda bukas dun sa fiscal's office. Pero pagkatapos dun, pupuntahan agad kita. Meron ba akong maitutulong sa inyo? We're okay, Sophia. Huwag mo na kaming intindihin. Ang dapat mong isipin si Madam Anna. Listen, Sophia. Alam kong ayaw mong pinag-uusapan to. At huling beses na ako makikialam sa mga decisions mo, but I have to tell you this. May natutunan ako sa pagkamatay ni Kuya Bobby. Yun yung panghihinayang. Inubos ko kasi yung panahon ko sa pakikipag-away sa kanya. At kung kailan magkasundo na kami, tsaka siya nawala. Narealize ko lang na hindi ko na masasabi sa kanya yung mga bagay na gusto kong sabihin. Hindi ko na rin magagawa yung mga bagay na gusto kong gawin na kasama siya. At hindi ko na rin masasabi sa kanya kung gaano ka-importante siya sa akin. So, Sophia, sana hindi mo maranasan ng gantong panghihinayang. Problema ho ba? Si Anna ang problema, anak. Huling araw niya na bukas, hindi mo pa rin siya mapatawad. Tay, hindi naman ho kasi ganun kadali yun. Alam ko. Naglihim siya sa'yo kagaya ko. Sinisisi mo siya sa pagkamatay ni Kevin. Galit ka sa kanya dahil ipinamigay kanya nung sanggol ka pa lang. Pero nagbago na siya, anak. Nagsisi na siya. At higit sa lahat, ina mo siya. Pagalitan ka doon ni Madam kanina? Parating niya ako pinapaya sa harap ng mga tao. Paano na lang ako gagalang ng mga tauhan ko? Pagkatapos ng lahat na sakripisyo na ginawa ko para sa kumpanya to! Handa kayong mag-ina sa paghihiganti ko. Madam, anong ginagawa mo? Huling araw ko na bukas dito sa lupa, Chopper. Ninanamnam ko nasa mundo. Ang sariwang hangin, mga bituin sa langit, ang kulay ng paligid. Kung nasaan man ako pagkatapos kong mamatay ulit, sigurado ako, mamimiss ko ang lahat ng ito. Ah, sorry madam ah, pero hindi ako makarelate eh. Bata ka pa, huwag mo na itong problemahin. Kasi kapag araw-araw, nakikita mo o nararanasan mo ang isang bagay, hindi mo nakikita kung gaano ito ka-importante sa'yo. You take it for granted. Kapag mawawala na ito sa'yo habang buhay, saka mo maiisip kung gaano ito kaganda at kahalaga. Chopper, papaalam na ako bukas. Gusto ko magpasalamat sa'yo sa
lahat ng suporta at tulong mo noong nakaraang 100 days. Wala yun, madam. Ang nireklamo ko lang, ha, masyadong mabilis yung 100 days na pinagsamahan natin. Oh, pinsan, dyan ka na pala. Pinsan, pwede ko bang makausap si madam? Kaming dalawa lang. Oh, sige, sige. Uwi na rin ako, pinsan. Madam, okay. Salamat, ha. Pinsan. Alam mo, madam, isang bagay na lang naman ang hindi natin sa pag-uusapan eh. Kahit na subukan kong iwasan, kahit na subukan kong ikutan, hindi nawawala eh. Kaya siguro mas maganda na pag-usapan na natin ngayon. Dapat kasi napatawad na kita eh. Pagkatapos ng lahat-lahat na nangyari. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mong pagsusumikap para mapatawad kita. Dapat napatawad na kita. Alam mo, madam, hindi naman ako bato. Nararamdaman ko yung pagmamahal mo sa akin. At sa totoo lang, pinapatawad na kita. Kaya lang, magsisinungaling ako kung sasabihin ko sa'yo na nawala na yung sakit. Nawala na yung sama ng loob. Siguro kailangan hintayin na lang natin yung tamang panahon na mawala lahat ng sakit. Sophie, tanggap ko naman yun eh. You don't have to explain. Hindi, madam. Kailangan eh. Kailangan. Kasi sa totoo lang, nagbago ka na naman eh. Bumait ka na nga eh. Hindi ka nakatulad nung dati. Tsaka, okay na tayo. Kung tutuusin, wala na akong karapatan na magalit sa'yo eh. Pero hindi mo pa kaya. Kasi, hindi sumasang-ayon ang puso mo sa isip mo. Puso mo, ayaw pa. Kasi, matatandaan niya lahat ng sakit na pinagdaanan mo. Okay lang yun, Sophia. Naintindihan ko naman. Pero salamat. Kasi, naalis ako sa mundo na alam kong pinatawad mo ako. Naintindihan ko naman na hindi ka agad maaalis yung sama na yung loob mo eh. Pero alam ko, one day, sa tamang panahon, pag wala na yung sakit sa puso mo, sama na loob mo sa akin, matatawag mo na ako ng nanay mo. At pag dumating yung panahon na yun, ako na yung pinakamalikayang nanay sa buong mundo. Kahit saan man ako nandun. Madam, gabi na oh. Matulog na tayo. Maaga pa yung inquest ni Miranda bukas. Sige, matulog ka na. Pero
Meron sana akong request sa'yo, Sophia. Pwede bang bantayan kita habang natutulog ka? Ako? Babantayan mo, madam? Eh, ikaw, paano ka? Hindi ka matutulog? Huling araw ko na bukas dito sa lupa. Kahit siguro gustuhin ko, kahit pilitin ko, hindi na ako makakatulog. Ganun ba? Oo, sige. Dito na lang ako. Masamahan na lang kita. Sabay na lang nating ubusin yung ika-isang daang araw mo. I'd like that. Pwede mo ba akong kwentuhan tungkol sa naging buhay mo? Please? Ano ba? Nung malita ko, wala pang masyadong tao dito, madam. Yan, marami pang puno. Tapos may mga lugar pa dito na bukas na pwede namin paglaruan. Kaso nung tumagal, yun, sumikip na, dumami na yung mga tao. Dati, nung malita ko, wala naman kaming pambili ng laruan eh. Kaya gagawin ko, magda-drawing ako ng paper doll, yan. Tapos gugupitin ko yun. Tapos kukuha ako nung yung kalendaryo ng incheck, yung kartulina, parang kartulina. Tapos yung pagdidikit-dikitin ko na yun, di may bahay na yung manika ko. So, grabe ba naman, madam, isipin mo? Yung nagkaregla ako, sa classroom pa. Eh, syempre, hiyang-hiya ako. Buti na lang yung teacher namin, mabait, si Mrs. Wan. Binigyan ako ng napkin, tapos yung pinauwi ako. Hindi ako naka-attend nung prom, nung high school. Eh, ayos lang naman kasi hindi ko naman hilig yung mga ganun. Baba, madam, kukwento ko sa'yo. Sige na, Sophia. Naanto ka na, matulog ka na. Hindi, madam, okay lang. Gusto ko pa magkwento eh. Matulog ka na. Salamat na pinagbigyan mo ako, ha? Sige na nga, matulog na ako. Sana akong hiling sa kanya na sa tingin ko hindi niya kayang ibigay. Ano yun? Natuwangin niya sana akong nanay bago ako umalis. Matutupad ang hiling mo na yon. Kung hindi man ngayon, pagdating ng araw. Madam. Oh, Chopet, napaaga ka yata. Mamaya pa yung inquest ni Miranda. Alam ko, madam. Ikaw ang pinunta ko dito. Ito nga pa yung damit mo. Nag-usap na kami ni Chopet. Ihahatid ka niya kung saan mo ang gusto. At para magpaalam na rin. Andres, Chopet, salamat na lang. Pero ayaw ko kasi mag-iyakan tayo sa ng araw ko dito sa lupa, eh. Madam, kung ayaw mo mamasyal, eh, sumama ka na lang sa akin. May mga kailangan ka pang pagpaalamanan. Kevin, best friend. Bruce, ito na ang huling dalo ko sa libingan niyo. Kung may bagay man akong inaabangan sa pagkakit ko sa langit, prospect ko para makita ka, para makalaro ka, para makita ka ulit, para marinig ulit yung tawag ko.
sana, Kevin, magawa ulit natin yung sacred magic natin, no? Bruce, bawal kayong mag-asaran sa langit. Siguro, makulit ka pa rin, no? Bruce, mahirap paniwalaan, pero namimiss ko kita. Magpapaalam na ako sa inyo. Pero, huwag kayong mag-alala. Nakikita pa naman tayo eh. Konting hintay na lang. Konting hintay. Insan dun mo na ako. Sophia? This is goodbye. Alagaan mo sarili mo, ha? Pahalagahan mo yung mga taong mahal mo at nagmamahal sa'yo. Huwag ka mag-alala, madam. Hindi ko papabayaan yung sarili ko. Tsaka yung toy company, alagaan ko yun. Promise. Alam ko. Give them that an old Sophia magic. Madam, mauna na ako kasi late na ako doon para sa inquest ni Miranda. Huwag ka mag-alala. Bibigyan ko ng katarungan yung pagkamatay mo. Paalam, madam. Pag-ibig sa ating kapwa-taon at laging magmahalan ka. Kakabandai, I have failed. It's over. Mamatay mo kayo lahat! Jessica! May balita na ko ba kayo? May balita ba kayo tungkol sa kung saan dinala ni Miranda yung anak ko?